ito nga, nandito tayo ngayon sa Commonwealth Fairview at ito yung sinasabi nilang bahay ni Ninja Turtle na talagang nakausli at grabing lubak. At ayun nga guys, nandito tayo ngayon sa Commonwealth. Araw-araw kong dinadaanan to kasi ito yung daan pa uwi sa amin sa May Fairview. Ngayon pakikita ko sa inyo yung mga deadliest na kalsada dito ha. Medyo delikado to. Pero buti nga itong part na to, medyo spaltado na. Sa right side natin, kakalampas natin na Sandigan Bayan tsaka Commission on Audit. Pero itong part na to, makikita nyo, hindi pa siya gawa. Tapos dadahan-dahan lang tayo dito, pakikita ko sa inyo, napakaraming rumarampa dito ng mga motor at sumisemplang lalo na sa gabi. Napakadelikado nito guys. Pero ito naman, alam ko, temporary lang kasi sa spalto lang. Pero tingnan nyo kung gano'ng kalalim yan guys. So, kita nyo naman kung gano'ng kalalim. Sobrang lalim. Tapos marami yan, hindi lang yan isa dito. So naintindihan naman natin na in-scrape lang to temporary at syempre isespaltohan nila to ng maayos. Kaya lang medyo matagal na, siguro dahil nag-uulan kaya hindi tuloy-tuloy ang gawa nila. More than a month na rin to na walang spalto, so medyo matagal siya. Napakadelikado. Bilang isang rider, syempre, concerned tayo sa mga small bike. Kasi ako, sumemplang na ako before dahil sa small bike lang sa NMAX dahil sa ganyang klaseng drainage na nakausli. Makikita ko sa inyo mamaya dito kung gaano kausli yan. Napakadalaga delikado sobra. Kaya ako lang vinidyo to para sa mga hindi taga rito sa Fairview tapos magagawi kayo dito, lalo pag gabi. Mag-iingat kayo. Mag-slowdown kayo. Dahan-dahan kayo kasi sobrang delikado to guys. Alam ko, ayusin nila to. Ayan, nagdahan-dahan tayo dahil grabe. Tingnan nyo naman, oh. Siguro kung tutusukati mo yan ng mga metro, siguro feeling ko na sa 2 inches siguro ang taas niyan. Siguro may iba 2 to 3 inches, depende, tas masyado siyang makanto. Kahit sa mga kotse, makikita mo nagso-slow down diyan, makikita mo kasi pagka hindi, talagang mabebengkong ang mags nila. Kahit yung mga malalaking sasakyan, ito makikita niyo sa right side ko, nagso-slow down niyan. Kasi talagang grabe yung mga kanto na yan, oh. Yan, grabe. Tingnan mo ito, sobra, di ba? Halos 2 to 3 inches ang taas niyan. Tama mo, ang laki na niyan, ha? Isuzu Travis, pero bumabagal pa rin siya dyan. What more kung motor, tapos medyo matulin ka, tapos gabi, madilim. May semplang ka talaga dito, guys. Kaya mag-iingat lang kayo palagi. Kaya ako lang ito ginawa itong video na to for awareness sa mga riders na hindi sanay dumaan ng Commonwealth, lalo na dito sa bandang Fairview at nagawi lang kayo dito. Yun lang guys, ride safe lagi, tapos syempre nakita nyo putol na ispalto, magdahan-dahan na kayo. Pero sana soon magawa agad nila, lalo na DPWH, kasi kawawa naman. Paano kung may mga rider dito na biglang baguhan lang at medyo hindi nila napansin tapos nalubak o nakasaldak ng malupit dyan. Yung iba kung hindi sumemplang, sirang lang ang mags, okay lang yon. Pero syempre gastos pa rin sa kanila yon. Ano, imbis nagtatrabaho sila, naghahanap buhay ng mabuti, sumemplang sila, hindi sila makapagtrabaho ng ilang linggo, ilang buwan para magpagaling. Yun lang guys, ingat palagi, maraming ganyan dito. Basta dahan-dahan lang, sundin yung speed limit na 60 kung gabi, kung kaya nyo mga 40 lang, 40 to 50, tapos malakas sana ilaw nyo kasi kung hindi, talagang meron kayong mga gulat dyan, may mga bulaga dyan na mga ganyang klaseng mga manhole na nakausli. Sobrang delikado guys. Yun lang guys, ride safe palagi. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please follow and like and share na rin. Peace out! Si Jet Low Rider, isa sa tropa mo, chinitong moto vlogger. Diskarte mga biyage, basta sa tamang paraan. Laging walang ate, lahat kayang diskartehan. Panay-panay ang lusad lang, walang dahilan para hindi mapatuloy sa tamang daan. Kahit sa makibot, walang di kayang lusutan. Kahit paumikot, lalong walang aatrasan.